So ayun guys, so bago ko simulan i-bop tong sasakyan, syempre kailangan muna nating linisin mabuti. So ang gagawin ko is i-car wash ko muna. Ayan, gamit yung power spray ko. So ayun guys, so tapos ko na i-car wash to ng mabilisan. So ayan, nilinis ko na. So medyo, kita naman na medyo malumilinis ng kahit pa paano. So papakita ko lang yung nabili kong pang-bopping machine. So hindi pa siya nagagamit. So ang bili kong brand is Inco. So marami naman ako nabasa na okay naman tong quality ng Inco. So tsaka yung presyo niya, nabili ko siya ng Porto dito sa Kabanatuan. Then bumili ako ng mga pads kay Boss Andrew Lim. So sa kanya ako umorder, yan Andrew Lim bopping pad. So ayan, 8 inches yung meron ako. Ayan, then bumili na rin ako, ito na gagamitin ko, Supra Shine. So tawag ito Supra Series yata. So marami siyang kasama, pero ito lang ang muna binili ko. So dahil ito po sa budget. So yun guys, ayan, setup ko na yung popping machine na gagamitin ko. So ayan, magsimula na ako at ilalagay ko na ang pads na kailangan. Ayan guys, so natapos ko yung Supra 1. So ayan, hindi ko na pinunasan, nilinis ko siya ulit. Hindi ko na pinunasan, kaya makikita nyo may mga may tulo-tulo. Pero ayan, maganda naman yung result din niya, ayan, makakinis. And mas maputi na. So, hindi ko lang talaga nalinis mabuti. So next one gagawin is, ayan, pinalitan ko ng pad ng pang-finishing. Then ito, magamitan ko na siya ng Supra Gloss. Yan, so makikita ulit natin namaya kung gano'n siya mas kikintab at mas linis tingnan. So ayan guys, bago ko linisin ng tuluyan yung sakyan, gusto ng ate ko isprayan ng rubber paint yung mugs. So bago ko ispray ng rubber paint yan, so syempre sure ko na walang kahit anong chemical na nakalagay dyan. So lilinisin ko muna siya ng dishwashing liquid. Then if nakikita nyo, may mga dati na nakalagay na rubber paint na hindi ko natanggal since manipis yung pagkakalagay ko. So papatungan ko na lang yan, then kakapalan ko na yung pag-spray ng rubber paint. And ito yung gagamitin kong rubber paint. So Bosni Elastic Dip, so flat black. So gusto ng ate ko ng flat black lang, ayaw niya ng gloss. And mas madaling ipintura kasi yung flat black kaysa sa gloss. So yun. Then after nito, ine-next ko yung dito sa grill. Pero ang gagamitin ko sa grill is sticker. Kasi pag kasi tumatakbo ng mabilis yung sakyan, then may mga insekto na daanan. Minsan, yung napansin namin, yung mga insekto bumabaon dun sa rubber paint. So magiging ano na yun, dot or may gasgas ng konti yung rubber paint at medyo mahirap linisin. So ang gagawin ko dito is sticker na matte black. So bibili ako mamaya, pero yung ngayon, ito muna ira-rubber paint ko. So kahapon, di ba nakita nyo sa video, pinalish ko siya, pero hindi ko pa siya totally nilinis kaya may mga bakat-bakat pa ng mga tawag dito ng wax or nung chemical na ginamit ko, polishing pad ng Microtex. So yun, para isang linisan na siya. And yung mga plastic at saka rubber trim, isprayan ko rin ng BS1 lang gagamitin ko para mas malinis. So ayun guys, mag-spray na ako. Ayan guys, tapos ko na siyang patayuin. And nilinis ko siya kanina ng dishwashing. Then tapos ko na rin siyang patayuin. Then kalimutan kong sabihin, lalagyan ko nga rin pala siya ng tire paint. So ito yung binili ko sa Shopee. So gusto rin ni ate.
So sabi niya sporty look daw. So since itimin natin yung go, yung mugs niya, syempre magiging pure black na yan. So tatry natin lagyan ng tire paint. So ayan, dahil Achilles, malaki yung lettering niya rito eh. Achilles Desert Hawk. So yun, lagyan ko na muna nito. Ayan guys, nalagyan ko na siya na, pero isang coating lang yan. So advisable na lagyan is mga dalawang coating para mas matingkad yung puti. Ayan. So ito yata nakakapal lang ko, then dito manifest. Then nalagyan ko pa siya ng mga isang ikot, then sa lahat na ng gulong. So ito lang muna nilagyan ko so, para mapakita ko itsura. So ayan guys, tinakpan ko lang yung brake caliper at yung ibang goma. So parang di ma-spray yun yung tinire paint ko. So para lang madaling linisin, kaya nilagyan ko na ng harang yung ma-spray yan sa paligid. So ayan, bubuksan ko na tong. Ayan, so shake nyo muna mabuti bago i-spray para mas pino yung buga. Ayan guys, so apat na coat na inilalagay ko dito. So nakakaisang can pa lang ako. Ang uubusin ko rito is tatlong can. So kung matipid kang gumamit or pulido kang mag-spray, sa rim 17 siguro kasya ni tatlong can. So dito nakakaapat na balik na ako. Then dun sa tatlo nakakadalawang balik. Inuuna ko kasi to. Ni-hit gun ko siya. So nagka-timelapse ako kanina, hindi pala nag-record. So ayan, papakita ko lang. So yung elastic dip or elastic dip, yung texture niya is smooth na flat black. Unlike nung dating nakakalagay dito na botni, magaspang siya. So ang disadvantage nun is kapitin ng alikabok. At kapitin siya ng alikabok, mahirap linisin. So unlike ng elastic dip, smooth yung texture niya. Madali siyang linisin tsaka mas maganda siyang tignan. Ayan, so ayan, malalaman natin mamaya pag tinanggal ko na yan kung ano itsura. Tapos ko ng pinturahan, so alisin ko na ngayon yung cover. Ay, malalaman natin, so tatanggalin ko na isa-isa. So unti-untiin lang natin. So bauunahin ko, last ko in-sprayan yun eh. So simula ako sa likod, yung pinakatuyo na. Yeah. So, ingat lang sa pagtanggal, pataas. So, tatanggalin ko muna siya. Video po yan. Ay, mambibideohan niyo po ako? Oo, bibideohan kita. Para makita nilang nililinis mo muna yung sasakyan bago mo istikiran. Istikiran eh. Kaya natin yung magsalita. So, nililinis niya guys yung sasakyan, yung mga lalagyan niya ng sticker para mas smooth yung pagkakalagay ng sticker na yon dito. So, yun. Para kumapit yung mabuti yung sticker. So, first time ko lang itatry. First time ko na itatry ng mag-sticker, so titingnan natin. Mag-hirap pala. Gano'n kadali. Bumili ako ng hit gun ito. Inko, hit gun. Yun, i-hit gunning niya yun para mas mag, mas makapit dun sa may sasakyan. Para yung mga parts na may curve. Para walang bubbles? Oo, para iwas bubbles. Para yung mga curve. Mag-expand. So yan guys, nililinis niya na bawat sulok.
Sunod mo na yung katawan mo. Ligo ka na. Uy, may bumaba pang ano. So guys, kanina sinukat niya na to. So, hahatiin niya na yung sticker. So ayun guys, tinanggal ko yung grill para isprayan ko lang siya ng rubber paint at sobrang hirap mag-sticker. So sobrang ako nagtatagal sa sticker. So i-rubber paint ko na lang tong grill at saka tong side mirror. Ganun kadumi ka makeup para baklasin lang to. Ayan. Progress. Mga 80% done. So ayun guys, sisimulan ko na yung pag-rubber paint sa grill at saka sa side mirror. So, minilit ko lang siya sa araw para matuyo siya agad. So, tingnan natin kung nakakalabasan. Ayan guys, so nakaka 4 coatings na ako dito. So, kakapalan ko pa. Para matibay. So, ayan yung grill at saka yung side mirror. Then, mamaya kakabit ko na siya. Then, ipicturean ko yung before and after. Or yung after na lang. Hindi kaya na picturean yung before ng papikot. Very after, papakita ko yan.